rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si pagpapatuloy na mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo. Dito sa Isay Star TV, sa pagsabi ni Martes kay Santino ng paglaya ni Tanggol. Naging masaya naman si Santino sa hatid nito na balita. Ngunit, bigla namang ikinainis ito ni Rigor sa naging reaksyon ni Santino na nagbabala naman si Rigor na hindi nga makakatuntos si Tanggol sa kanilang pamamahay. Inalala naman ni Santino ang matutuluyan ni Tanggol sa oras nga na maalaya ito habang hindi rin sangayon si Marites sa pagbalik ni Tanggol sa kanilang bahay. Sa kadahilano, mainit pa nga sa mga mata ni Rigor ang nangyaring pamamaya sa kanya sa husgado kung saan maaaring nga mawala ng trabaho si Rigor. O di kaya mapaligtad pa nga ni Tanggol na siya pa nga ang magpakulong. Ngunit, tiwala naman sila Marites at Santino na hindi magagawa nga ito ni Tanggol. Habang sa kuluan, malungkot pa rin ang grupo ni Tanggol sinalabasan ng hatol ng korte. Sa tagpong ito, inalala naman nila ang isa't isa na unang beses nga na hindi sila magsasama-samang grupo. At man tinadamdam ni Tanggol ang pagkawalay niya sa kanyang mga kaibigan, ay patuloy naman pinapalakas nito ang kanyang loob na ipagpatuloy ang laban sa labas ng kulungan. Samantala, kinumusta naman ni Tinting ang kalagayan ni Noy galing sa paghihimatay nito sa pagsisilbi sa mga kabalyero sa kabilang banda. Naitanong naman ni Tonya Petina kay Pablo at Don Facundo ang kalagayan ng isa nilang hapo na si Catherine dahil sa hindi nga pag-uwi nito sa tamang oras. Habang sa kaligitnaan naman ang kasiyahan ni Catherine, kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan namataan naman siya ni David buwat sa malayo. Dito, sinubukan naman ni David na dumiskarte at inutusan si Bulit na ipahatid ang mamahaling alak para sa grupo ni Catherine. Nilapitan naman ni Marcelo ang grupo ni Tanggol dahil sa nakita niya ang mga pakasabukan ng kalungkutan. Hindi naman maiwasan na ma-question si Marcelo dahil hindi nga ito natupad ang mga pangyayari na ipinangako nito. Mas lalo naman pinatibay ni Marcelo ang mga loob ng mga kaibigan ni Tanggol dahil sa pangako niya na siya na nga mismo ang gagawa ng paraan upang tuluyan na sila makalabas ng kulungan.